Okay. Magandang umaga sa inyo. Narito naman yung lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Ang ating mga subscribers sa Mindanao, Visayas, Luzon, magandang umaga sa inyo. Ang ating ding subscriber dyan sa Europe, at ang ating mga kababayan na masukan sa ibang bansa, magandang umaga sa inyo. Mga Kabungsa, ating pag-usapan ngayon, dahil mito, mayroon kasing isa tayong subscriber na ipakita ko siya mamaya na nagtanong sa atin, ating sasagutin ang kanyang katanungan. At saka may idagdag na rin tayo, mga Kabungsa, para matutunan ninyo ang aking naranasan tungkol sa may sakit na inahin sila, mga Kabungsa. Manok, ika nga. Ito ang katanungan niya, Kabungsa. Siya po ay si Ramon Agustin. Ito po ang kanyang katanungan. Good morning, ho, Kabungsa. Tanong ko lang po kung ano ang gamot para sa inahin kong namamaga ang isang mata na itlog ho siya. Salamat po, sana masagot mo ang tanong ko kasi madisgrasya, inihiram ko lang ho. May mga Kabungsa, ipakita ko rin sa inyo ang picture na kalagayan ng manok. Ang kanyang mata ay paga, ang isa may nagluluha. Yan, mga Kabungsa, ay tinatawag na sipon yan. Naranasan ko yan. Siguro marami akong nasubukan gamot, medyo matagal tagamotin, pero may na-discovery ako, sinubukan ko. Maganda pala dyan, mga Kabungsa. So, ituro ko siya kung anong gagawin diyan. Kaya yun, nasagot ko naman din kay Ramon, ati subscriber na si Ramon Agustin. Ganito, kumuha ko kayong dalawang kalamansi, gayatin ninyo, dalawa. Tapos ilagay ninyo sa kunting, kahit basta platito, ano, pipigayin nyo yon. Ang kataso noon, yun ang inyong ipainom. Umaga't hapon lang gagawin ninyo. Ibig sabihin, dalawa sa umaga, dalawa sa hapon, i-dropper ninyo. Higupin ang dropper, i-ano nyo sa bibig ng manok. Yan, mga Kabungsa, ang inyong gagawin. Lagyan niyo siya ng mas maganda kasi sa aking ginagawa kasi sinasamahan ko ng unahin ko muna yung gamot ng antibiotic, pero isang araw lang yung gamot ng antibiotic bago ko siya dinadropper ng kalamansi sa loob ho ng tatlong araw. Pero ang antibiotic, ang inyong gagawin, mga Kabungsa, isang bisis lang yon. Ibig sabihin, sa unang gamot mo yon, antibiotic na maraming gamot diyan sa mga sipon ng manok, yun yung gagawin. Sa akin naranasan, sa loob ng tatlo hanggang dalawang tatlo na araw, nakikita niyo, mga Kabungsa, ay humuhupa na yon. Ilalong-lalo na ho kay ating subscriber na si Ramon Agustin, na hiniram nga lang niya ang inahin. E medyo napakahirap, baka tayo di pagkatiwalaan. Tama yun akong sinabi ko sa inyo, dahil yun ay nasubukan ko. Ginamot ko sila, ginamot ko ng antibiotic, medyo matagal-tagal, gumaling. Pero yan ang aking kalamansi, na dalawang kalamansi, sinitiya ko sa inyo, Kabungsang Ramon Agustin, na yan ay gagaling ang inyong manok sa loob lang ng tatlong araw. Okay. Siya nga pala, yung hindi nakasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang para kayo updated. At sa kayo nakasubscribe, maraming maraming salamat sa inyo, mga Kabungsa. Ngayon, mayroon din ako isang tip sa inyo. At saka ito'y naranasan ko. Hindi nga ako veterinary, pero naranasan ko ito. Ganito, mga Kabungsa. Siguro kayo nakaranas ng manok na may halak. Naranasan siguro ninyo yan. Gawa nung lalo sa ating magmamanok, itong panahon, malamig, tapos mainit, hailuan ng ulan, talagang di may alis sa manok yan na may halak. Pero mga Kabungsa, mayroon akong tip sa inyo na talagang epektibo sa akin, ha, sa aking naranasan. Gawa nung nagkaroon ako dito ng ganador na
Siya ay tatlo na ang panalo ng ganador nere. Ganun nga ang problema. Kaya hindi ko muna siya pinababagawa nung nagkahalak nga. Sinusubukan ko siya ng antibiotic. Dalawang klase antibiotic. Eh, nagaling naman. Pero good for 2 days lang. Pagkatapos pang-apat na, tatlo pang-apat na araw, bumalik na uli ang halak. Pero mga kamusta, maniskubre ako. Siguro, sa inyong lugar, mayroon sigurong oregano. Kita niyo oregano, mga kabungsa. Kumuha kayo ng 8 dahon noon, yung oregano yon. Tapos, ilagay niyo sa mangkok yung 8 dahon. Ang gagawin niyo, magpakulo kayo ng tubig, babara niyo sa loob ng 2 minuto lang. Pagkatapos, sa 2 minuto, itapon niyo yung sabaw. Ibig sabihin yung tubig, itapon ninyo. Ngayon, yung pipigain ninyo ngayon, yung ngayong oregano, medyo malambot na yun, mainit nga. Pipigain nyo ngayon. Yung katas ng kabungsa, yung katas noon, hanggang pigang-piga. Tapos kumuha kayo ng isang kalamansi, pigaan din ninyo. Yun, mga kabungsa, ay ang inyong i-dropper sa bibig. Yun aking ginawang painom sa umaga, painom sa hapon pag ako'y nagpapatuka sa kanya. Pero huwag kayong magpatuka ng marami, tama lang. Kunti lang kasi medyo may halak nga sila. Pero yun aking pinapainom. Isang kalamansi at saka yung oregano 8 dahon. Tsatsagaan mo lang. Sa awa ng Diyos, sa 3 araw naman ng aking ganador na ganun ang nangyari, maniwala at kahit hindi, napakasigla siya ngayon, mga kabungsa. Yung oregano, marami yan ngayon mga hingi. Kahit humihingi ka lang sa kapit bayo, marami mga tanim diyan. Yun lang inyong gagawin. Kaya na-discover ko ito, binabahagi ko sa inyo. Ako yung nagtataka nga sa aking ganador na ito, talagang, ano nangyari nito? Bakit pabalik-balik naman ang kanyang halak? Eh, pag subuan mo antibiotic, nagaling. Yun aking ginawa, oregano, sinubukan ko at sa may kalamansing piga, epektibong-epektibo mga kabungsa. Eh, sa katunayan, ngayon ginagamit ko nga siya nung litbon kong palahe, nakikita ko ang kanyang sigla. Medyo matrabaho nga lang, umaga, hapon, sa loob lang ho ng 3 araw. Pag kayo naman humano ng dropper, huwag niyong isintro dito sa bibig ng manok, dini sa gilid. Kasi pag dito nabubulunan sila, danda mo pinipiga. Ubusin mo yung pinagpigaan ng tawag na rin ng oregano. Haluan mo pa siya ng isang kalamansi, yun ang yung pinag-iubos mo yun. Yun ang yung gawing painom sa umaga. Ganon din sa hapon. Tinitiya ko sa inyo sa loob ng 3 araw, yun ay mawala ng halak. Saka kayo babalik ngayon sa dati niyang inong tubig. Pero huwag ganong babara ng tubig pag nagkaranas ng halak ang manok. Unti-unti lang muna. Pagdating ng pang-anim na araw, saka babalik ko na ang normal niyang painom na tubig. Kasi pag yan ay ang manok natin ng ganador, kahit may halak, gamitin ninyo sila, may sali nila yan doon sa kanilang maging itlog ng kanilang binababahan na inahin. Kasi yung mga sisiyo noon, masakitin. O napakahirap naman mga kabungsa pag ang ating sisiyo sakitin. Problema sa atin yon. Kaya dapat huwag kayong gumamit ng mga manok may diferensya, may sipon na may sipon o kaya may halak o kaya yung may ipot na puti. Huwag kayong gumamit ng ganador na ganon. Kasi pag once magamit kayo ng ganon, eh naisali nila ngayon sa kanilang anak. Eh tayo naman ang nagdusa noon. Gawa nung maranasan natin ng hirap sa mga sisiyo, sakitin. Okay, mga kabungsa, siguro napaliwanag ko no sa inyo ng maayos kung ano natin dapat gawin pagka magkaroon kayo ng manok na halak. At saka si ating kabungsang Ramon Agustin, niliwanag ko sa inyo kung ano yung gagawin. Balitaan niyo ako kung ako'y tama o nagkamali. Pero sa ano ko siya ngayon, subok ko na yun. Kaya sa aking manok, nasubukan ko na. Baka naman yung turo ko sa inyo, may epektibo din sa inyo. Binahagi ko. Palibas ako'y matagal na nga ang mga manok.
Okay. Siya nga pala shout out nga pala sa ating si Kabungsang Gmail. Shout out din kay Carlo Kison, kay Jasper Cornejo, kay Frankie Balita, Victor Balita, at saka kumpare kong Danny Mabiling. Isang pareho yung mga binabanggit ko, parehong naglalaba. Ibig sabihin ay nag-aalaga din ng mga manok yan, mga kabungsa. Okay. Kung kayo nga pala ay may mga katanungan tungkol sa manok na may problema kayo, pwede kayo magtanong sa akin. Meron tayo nga palang sariling Facebook, Arnold Ponce Sanchez. Pwede kayo magtanong doon. Sasagutin natin yan. Subo, saabot na ating makakaya. Yun ay sa akin nakaranasan lang yon. Naranasan ko rin yan yung mga katanungan. Sasagutin natin yan. Uulitin ko, ako hindi veterinary, pero naranasan ko yan palibas ay ako'y magtagal na magmunaw. Okay. Siguro'y hanggang dito na lang ang iyong lingkod, mga kabungsa. Ang iyong lingkod, si Kabungsang Arnold Sanchez. Bye-bye!